Hello guys, so today we're going to talk about the 2020 MacBook Air at ang aking personal thought after ko siyang gamitin for 1 month. Grabe, I switched from Windows to Mac. Hello, my name is Malachi, and if you are new here, welcome to my channel. At kung hindi ka pa subscribers, please hit the subscribe button. Kasi I like to talk about anything girly, from skincare to gadgets. Let's move on. Okay guys, pag-uusapan natin ng pros and cons ng 2020 MacBook Air. Well, personal opinion ko lang naman to. 1 month ko na ginagamit itong MacBook Air. Today, sasabihin ko sa inyo kung ano yung experience ko sa paggamit na to. Kasi ako ay first time MacBook user. So before, I use Asus laptop. So sa Asus ko, i-compare itong MacBook Air. Okay? So before that guys, gusto ko lang sabihin na ever since pa talaga Windows na yung ginagamit ko. At yun yung OS na natutunan ko mula elementary pa sa school. Kaya mas comfortable. You don't say that. I mean, doesn't sound right. Comfortable. You say comfortable. Comfortable. So ganun. Baka kasi magalit sa akin si ate. Komportable! Yun. Mas komportable akong gamitin yung Windows kasi nga, yun yung natutunan kong OS. Then why I switch from Windows to Mac OS? I am using 13-inch Retinal Display MacBook Air 2020 updated to Mac OS Catalina with 8 gigs of RAM and 250 gigs of memory. Yes, 250 gigs lang ang memory. I know, sobrang liit. So guys, maintindihan nyo later kasi I will explain why. Meron tong dalawang Thunderbolt 3 port sa gilid, so mabilis na siya. In case na hindi nyo alam, ang ibig sabihin ng Thunderbolt ay yung port niya ay universal na. So meaning yung port na yun, pwede mong gamitin hindi lang sa charging, pwede mo siyang gamitin as a video output, at pwede mo rin isaksak doon yung USB mo. At dahil Thunderbolt 3 na nga siya, ibig sabihin nga, mabilis na siya. Saka guys, meron siyang fingerprint ID. So dito sa blank na to, nandito yung fingerprint ID. Yung fingerprint ID, hindi lang siya ginagamit para i-open yung laptop. Nag-i-store din siya ng mga passwords sa mga social media, saka mga banking information. Kaya sobrang, sobrang convenient niya sa akin kasi galing ko kaya mag-memorize. So, let's proceed muna sa positive. Pag-usapan muna natin yung mga nagustuhan ko sa kanya. Positive number one, the trackpad navigation. I super love the trackpad navigation, guys. Hindi siya masakit sa kamay. I mean, hindi siya nakakangalay kasi it is user-friendly and the navigation is easy to remember. As you can see, you can do everything with this trackpad. Unlike dun sa old Asus ko, guys, hindi ko halos nagamit yung trackpad and I have to use the mouse. Paka-useless yung navigation niya para sa akin. Saka masakit siya sa kamay kung gagamitin mo siya, lalo na kapag mag-scroll ka sa pages. Saka parang natanggal na yung purpose ng laptop. Kasi dapat nga, diba, pwede mo siyang gamitin sa laptop. Number two, it is very lightweight. According to Apple website, it weighs 1.29 kilogram. Super gaan niya that I can carry it with one hand and it is only 30.41 centimeter. Kaya it is easy to carry and naka-clutch talaga siya sa kamay ko. And guys, I can use it anywhere. Pwede ko siyang gamitin sa kitchen while having champagne. Naps. Sa sofa while watching Netflix, at sa bedroom while drinking champagne and watching Netflix. Hashtag tamadrus. Hindi talaga katulad dun sa old Asus laptop ko. Dahil nga need kong gumamit ng mouse, so sa isang place ko lang siya nagagamit, dun lang sa dining table. Number three, it is easy to find my files. Guys, all you have to do is click Finder. Then you have to click this.
to see all your files. For me, mas madali ko hinahanap ang mga files ko this way, or you can use Spotlight. So if you are using Windows, maintindihan niyo ako kasi it's really hard to look for files doon unless na you remember kung saan mo siya nilagay or mayroon kang specific files kung saan mo siya nilagay. Pero yung sa experience ko dati, hirap talaga ako maghanap ng files doon. Number 4, multitasking is a breeze. I am doing online courses, so maraming reading materials, research, at typing na ginagawa ko. So here, I can open multiple windows together, and it is easier for me to finish all my paperwork. Lalo na nowadays, guys, plagiarism is a crime. So hashtag APA style writing. Number 5. Last to kasi hindi naman siya ganun ka-importante para sa akin. But it helps lalo na pag nagtatype ako. The laptop design. As you can see guys, yung design nung MacBook Air ay slanted siya. Pag ganyan, mas manipis siya banda dito. Kaya kapag ginagamit mo siya for typing, mas comfortable siya. With this design, typing is really easy at sobrang komportable nga. Magagamit mo talaga siya guys sa lap mo. Lalo na kapag nakahiga ka, tapos nakalagay siya sa lap mo. Ganun. Imagine ba? Okay, doon naman tayo sa not so good. So, nega number 1. Gets hot easily. Well, lahat naman siguro ng laptop, no, madali siyang uminit, lalo na kapag ginagamit mo siya sa mga soft surfaces, katulad nga ng lap mo, at kapag ginamit mo siya sa kama mo. Basta, anything na soft surfaces, madali siyang uminit. Bago ko naman bilhin yung Air, alam ko na isa yun sa problema niya. Kaya, bumili ako ng laptop table na merong fan sa loob. Napansin ko lang talaga guys kasi kapag nag-e-edit ako sa MacBook Air, naglalag siya ng usap kapag umiinit na siya. Pero kung nagta-type lang naman ako o nanonood lang ako ng YouTube or nagba-browse lang ako sa website, hindi mo siya umiinit. At dahil dyan, we will go to nega number 2. It makes annoying sounds. Yes. Umiinit yung MacBook Air pag gumagawa ka ng mga heavy task. So, kapag umiinit siya ng gusto, fan niya sa loob, nagto-turn on. Besides sa pagbi-video editing, mahilig din ako maglaro ng games. At ang pinaka-hardcore kong games ay The Sims. Sims 4 naman. Pagtawanan niyo na ako, pero alin talaga ako sa The Sims. Grabe, high school pa lang, nagsisims na ako hanggang ngayon. Comment down below kung gusto niyo makita ang aking beautiful creation sa The Sims. Siguro so far, yun lang yung mga heavy task na ginagawa ko. Video editing, saka playing Sims. So, pag ginagawa ko ngayon, umiinit siya, tapos nagtaturn on yung fan, kaya maingay. Kasi hindi naman talaga tumutunog ng ganung kalakas yung pieces ko dati. So far, yun lang naman ang masasabi kong negative sa MacBook Air. So guys, hindi ko na sinama about sa keyboard at sa display. Kasi, sabi doon sa mga review, keyboard na ng 2020 MacBook ay better kaysa doon sa mga old MacBooks. This is my first MacBook, so hashtag okay ko. Pero kung i-compare ko yung keyboard doon sa old Asus ko, parang lalang pinagbago. Parang feeling ko mas gusto ko pa nga yung keyboard doon. So about naman doon sa display, given naman guys na halos lahat ng mga gadget na lumalabas ngayon, maganda na yung display niya. Parang wala namang pinagkaiba doon sa mga ibang mga gadget na lumalabas ngayon. So may tanong tayo kanina, bakit 250GB lang yung binili ko? Well, the answer is, ayoko lang kasi mapuno ng mga files yung MacBook Air from my old experience na kapag marami ka ng files doon sa laptop, ay babagal siya. Eh, advance ako mag-isip. Bumili ako ng Samsung Portable SSD T5. Hindi siya yung pinaka-latest. Ang latest yata, T7, yung may fingerprint ID dito. Pero, ito okay na sa akin. So, yung pinili ko, 1 terabyte. So, dito ko ini-store lahat. So, nandito yung
mga games ko, saka yung mga videos ko na i-edit. Dito ko siya nilalagay. Okay, conclusion. Sulit ba bumili itong 2020 MacBook Air? For me, yes, kasi I mostly use this sa school, saka sa research, and doing it anywhere and in any position I like is a big yes to me. Hindi naman ako gumagawa ng professional video editing. At hindi naman ako hardcore gamer. Hindi pa. So, ito para sa akin, okay na. Kasi itong MacBook Air, parang pang student lang to. So, yeah! There you have it. Thank you guys for watching and do not forget to give this video a thumbs up, share, and subscribe. Bye!